Ipinasok si Amelia ng tiyahin niya sa matagal na nitong pinaglingkuran na pamilya. Ang anak kasi ng amo ng kanyang tiyahin ay kailangan na magiging yaya para sa anak nito. At dahil nag-retired na ang kanyang tiya, ay siya na lang ang ipinasok nito. Sa pagpasok niya sa buhay ng mag-ama, hindi ito magiging madali, lalo na't napapalapit sa kanya ang anak ni Jace. Magagawang kalimutan ni Jace ang yumaon nitong asawa dahil sa kanya. Ngunit magawa nga ba ni Amelia na ipaglaban ang pag-ibig niya kay Jace? Gayong ang unang tumututol dito ay ang ina mismo nito. Bukas na ang sundo mo, kaya dapat nakagaya ka na, Amelia. Ipinakita ni Amelia ang mga bagahe niya na nakatabi na sa isang gilid dahil kanina pa siya tapos mag-ayos ng mga mahalagang gamit na dadalhin niya. Tiya, talaga bang malaki ang bahay nila? Sobrang yaman ba talaga nila? Amelia, mayaman ang pamilya nila, Jace. Ngunit hindi naman ang magulang niya makakasama mo, kundi si Jace at ang anak lang niya. Paliwanag nito. Nga pala, Amelia. Napabuntong hininga pa ang kanyang tiya. Hanggat maaari, trabaho lang ang atupagin mo. Iwasan mong madawit sa mga personal nilang problema. Wala kang magiging problema kung iyan lang ang aatupagin mo. Ngumiti siya bago nilapitan ang tiyahin niyang halata namang nag-aalala lang sa kanya. Ito na kasi ang kinalakihan niya simula nang masawi sa sakit ang mga magulang niya. Habang ang nag-iisang kapatid naman niyang si Denise ay nasa kolehiyo na at sinusuportahan niya. Tiya, magiging maayos lang po ko. Tsaka malaki po ang offer nila kumpara sa mga pinapasukan ko dito. Isang taon na lang naman, tiya. Magiging maginhawa na tayo dahil magtatapos na po si Denise. Pagkatapos ng kapatid mo, sarili mo naman ang unahin mo. Ituloy mo ang pangarap mong pagiging chef. Ikaw naman ang susuportahan namin, Amelia. Basta maging masipag ka lang. Hindi palaging nasa hirap ang isang taong may determinasyon. Lahat ng payo mo, tita, itatatak ko po sa isipan ko. Mamimiss mo lang ako kaya ganyan ke. Biro pa niya bago ito niyakap. Salamat po sa sakripisyo noon sa amin, tiya, nang nawala si mama at papa. Balang araw, masusuklian po namin ni Denise ang kabutihan mo sa amin. Hindi na kailangan pa, Amelia. Basta maging maayos lang ang buhay ninyong dalawang magkapatid, ay magiging kontento na rin ako. Napailing na lamang si Amelia dahil palagi na lang sila ang iniisip ng kanyang tiyahin. Napakaswerte talaga nila dito dahil hindi sila kailanman ito pinabayaan. Sinundo na si Amelia kinabukasan. Mula probinsya ay bumiyahe sila patungo sa malaking syudad kung saan pangarap ng karamihan sa lugar nila na mapuntahan. Ma'am, hanggang dito na lang po ako kasi kailangan ko pong sunduin ang anak ni Sir Jace. Paalam na ng driver sa kanya. Sa labas ng gate lang siya nito ibinaba. Naiintindihan naman niya kaya pinagtiyagaan niya na lang bitbitin ang kanyang bagahe. Ikaw na ba? Nalaglag ang hawak niyang bag nang makitang nakatopless lang ang amo niyang si Jace. Mukhang kakatapos lang nitong mag-shower. At ang abs nito ay tila ba kumikintab. Opo, ako nga po. Napaiwas siya ng tingin. Mamaya'y isipin pa nito na nambuboso siya. Pangalan. Walang emosyong wika nito. Amelia po. Tingin mo ba matanda na ako? Sa tingin ko naman, hindi nalalayo ang edad nating dalawa. Kaya tigilan mo na ang pose sa akin. Pasensya na, sir. Bahagyang napayuko si Amelia. Isa lang ang kwarto mo at ng anak ko. Gusto kong may katabi siya sa pagtulog. Madalas kasi siyang magising sa hating gabi. Sige po, sir. Sagot na lamang ni Amelia. And also, don't bother me when it's not important. Si Joshua lang ang aasikasuhin mo. Gets mo? Ngunit nakakaintriga kasi ang nakabukol sa parteng gitna ng amo niya. Kaya naman napasulyap siya rito. Eyes up, woman. Noted, sir. Mabilis niyang sagot nang uli itong magsalita. Habang hinihintay ni Amelia ang anak ni Jace, ay pinagbasda na muna niya ang kabuuan ng silid. Maganda naman ang silid, kulang lang sa ayos, tsaka para bang walang buhay. Paniguradong nahihirapan siyang mag-adjust dahil sa pagkawala ng kanyang mommy. Bulong na lamang ni Amelia habang nakaupo sa gilid ng kama. Alam na alam kasi niya ang pakiramdam
na mawala ng magulang. Lalo pa nga kaya kay Joshua na bata pa lang nangungulila na sa aruga ng kanyang ina. Natigilan si Amelia sa pagmumuni-muni nang maramdaman niyang may papasok sa silid. Tumayo siya at hinintay kung ito na ba ang anak ni Jace. Hindi nga siya nagkamali dahil si Joshua nga ang pumasok. Agad siyang naglagay ng ngiti sa kanyang muka bago ito masiglang binati. Magandang hapon. Who are you? Nakatitig ito sa kanya. Ah, oo nga pala. Bago pa lang pala ako. Sorry, nakalimutan ko. Natuwa pa si Amelia. Joshua, ako nga pala si Yaya Amelia. Yaya? Ibig sabihin kumuha si daddy ng Yaya? But I'm not a toddler. I'm 7 years old. I don't need a Yaya. Inirapan pa siya nito. Nakangiti pa rin si Amelia. Ganito talaga sa umpisa. Kailangan niyang kuhanin ang loob nito para magtiwala sa kanya. Pero hindi lang naman pagbabantay o pag-aalaga ang ginagawa ng isang yaya. Maaari mo rin ako maging kaibigan, tapos palagi kitang ipagluluto ng pagkain mo. Specialty ko ang sinigang. Proud na sagot pa ni Amelia. Whatever, basta ayaw kong may yaya. I can handle myself ever since mawala ang mommy ko. Hindi mo naman kailangan makisama sa akin, Joshua. Or kung hindi ka pa komportable, ayos lang sa akin. Basta, nandito lang ako, okay? Yaya Amelia is always here. Promise ko, Joshua. Inirapan lamang siya nito. Nga pala, Joshua, dito rin ang room ko. Pero hindi naman kita tatabihan kasi tigisang kama naman tayo. Kapag gusto mong may kausap o kakwentuhan, marami akong alam na kwento. Pwede bang lumabas ka muna? Gusto kong mapag-isa sa ngayon. Ayaw ko rin kumain kasabay ni Dad, kaya huwag kang magtangkang pilitin ako pag inutusan ka niya. Bilin pa nito. Napatungo na lamang si Amelia bago lumabas. Napabuntong hininga siya dahil hindi pala ganun kadali makuha ang loob nito. Ngunit naiintindihan pa rin niya si Joshua. Pasasaan ba't malalagay din ang loob nito sa kanya? Handa niyang gawin ang lahat. Maiparamdam lang sa bata na hindi ito nag-iisa. Nakausap mo na ba ang anak ko? Kamuntik pang mapatalon sa gulat si Amelia nang biglang sumulpot si Jace. Kasalukuyan kasi siyang nagluluto ng dinner nila. Sir, nakausap ko po si Joshua. Sa ngayon, naninibago pa siya. Pero sa tingin ko naman, mga ilang araw pa, makakasanayan rin niya ako. Don't worry, sir. Hindi po ako sumusuko agad. Kahit anong sabihin niya o kahit itaboy ka pa ni Joshua, hindi siya ang masusunod, kundi ako. Gets mo? Sa akin ang utos dahil ako ang amo mo. Wala kang ibang susundin kundi ako lang. Noted, sir. Ang mga extra mo namang gagawin ay may bayad pa rin. Tumango na lamang si Amelia. Hindi ako magdi-dinner dito. Si Joshua, pakainin mo. Bilin pa ni Jace bago ito umalis. Dinalha ni Amelia si Joshua ng pagkain sa silid. Kumain ka na, Joshua. Si daddy mo umalis. Napairap ito bago sumagot. Hindi na bago. Palagi naman siyang umaalis. For sure, kinikita lang niya ang babaeng ipapalit niya sa mommy ko. Bayaan na natin ang dad mo. Baka naman may importanteng trabaho lang. Hindi naman siguro babae ang dahilan. Tsaka sa ganda ng mommy mo, may pagpalit ka agad ng daddy mo? Malabo siguro yun. Paniguradong mahal na mahal niya ang mommy mo. Lalo ka na. Binilin pa nga niya na huwag kita nga hayaan na malipasan ng gutom. Sabi niya asikasuhin at pakainin kita, Joshua. Kaya nga ito. Inilapag niya ang dala niya. Sabay na tayong kumain, Joshua. Niluto ko ang specialty kong sinigang. Hindi pa ako gutom. Mauna ka nang kumain. Tanggi nito bago ipinagpatuloy ang ginagawa nitong homework. Pagkatapos mong kumain, tutulungan kita sa homework mo, Joshua. Gustong gusto ko rin talaga ang gumagawa ng homework eh. Kasi nga hindi ako nakapagpatuloy sa school, kaya na-miss ko na ang pag-aaral. Kaya kumain na muna tayo, tsaka natin gawin ang homework mo. Nakangiting paliwanag ni Amelia. Makulit ka talaga? Natawa siya bago sumagot. Hindi na ako tatanggi, Joshua. Opo, makulit talaga si Yaya Amelia. I hate noisy people. Sambit pa nito. Kapag kumain ka, iko-cover ko po ang mouth ko for 1 hour. Pero kapag nakipagmatigas ka, magiging makulit lang ako. Fine. Inis na tumigil ito sa ginagawa.
Ito na ang spoon mo. Enjoy eating. Tuwang-tuwa si Amelia kasi napakain niya si Joshua. Walang imik si Jace. Wala siya sa mood makipaglokohan sa mga kaibigan niya. Basta umiinom lang siya. Bro, si Natasha, kanina pa tahimik tulad mo. Pinapunta pa naman namin para hindi ka maboring. Tapos pababayaan mo lang na mapanisan kayong parehas ng laway? Bakit ba kasi pinapunta pa ninyo? Sabi ninyo tayo lang dahil celebration ng promotion ni Alan. Bro, kasi kami, na-appreciate namin ang effort ni Natasha para sa'yo. Kaya sige na, lapitan mo at kausapin. Napairap na lamang si Jace bago tumayo. Dala ang baso niyang may alak ay nilapitan niya si Natasha. Hey! Bati niya nang tumabi rito. Hey, sorry. Nakakaistorbo siguro ako, no? Pinilit ka ba nila? Natatawang tanong pa nito. Napilitan ka tuloy. Hindi ko lang kasi alam na pati pala ikaw pinapunta nila. Busy ka sa business ninyo. Hindi mo na sana pinatulan ng mga kaibigan ko. Gusto ko rin naman talagang pumunta. Hindi na lamang kumibo si Jace. Kilala niya si Natasha noon pa. Schoolmate sila ni Natasha nung nasa kolehiyo pa sila. Kamusta na pala si Joshua? Ayos naman, mayaya na siya. Hindi ko na kailangan na iwan pa siya sa lola at lolo niya. Sagot niya bago inubos ang alak sa kanyang baso. Sinalina naman ito ni Natasha. Yaya, sabi ko naman sa'yo, maaari mo akong makatuwang kay Joshua. Pwedeng ako magbantay sa kanya. Makakaabala lang ako. Parehas lang naman tayong may kanya-kanyang business na hinahandle. Hindi kayo istorbong mag-ama. Hindi ka iba sa akin, Jace. Nakangiting sagot pa ni Natasha habang ang kamay nito ay nasa hita na niya. Hating gabi na ay wala pa rin si Jace. Kaya naman, hindi na naghintay pa si Amelia. Pumasok na siya sa silid nila ni Joshua. Ngunit hindi pa siya nakakaidlip ay narinig niyang umiiyak si Joshua. Kaya naman agad siyang napabangon at binuksan ang ilaw. Ayos ka lang ba? Niyakap siya nito habang umiiyak pa rin. Mommy! Mommy! Umiiyak na wika nito. Ngunit tila ba naalimpungatan lamang ito. Inihiga niya muli si Joshua. Awang-awa si Amelia sa bata habang hinahaplos ang buhok nito. Ganitong-ganito rin siya noong mawala ang kanyang magulang. Hindi siya makatulog sa gabi na hindi umiiyak dahil sa pangungulila. Nakatulog naman ulit si Joshua. Ngunit naputol ang antok ni Amelia, kaya lumabas na muna siya ng kwarto upang magtimpla ng gatas. Hindi pa man siya nakabababa ng hagdan, ay nakita mismo ng dalawang mata niya si Jace at ang babaeng kasama nito. Mapusok itong nagpapalitan ng halik. Sa couch pa talaga ginawa ng mga ito. Napailing na lamang si Amelia bago bumalik. Hindi naman siya nakita ng mga ito, kaya safe siyang nakabalik sa silid. Ngunit ang awa sa anak ni Jace ay mas lumala. Ito ba ang tinutukoy ni Joshua na babaeng papalit na sa ina nito? Hindi naman niya masisi si Jace kung mag-entertain ulit ito ng babae. Dahil parte naman iyon ng pag-move on niya sa yumaong asawa. Ngunit sana ipakilala muna sa anak at sana'y hindi baliwalain ang nararamdaman ng kanyang anak. Matagal naman na wala ang ina ni Joshua ayon sa nasagap niya sa kanyang tiyahin. Kaya lang kung babaliwalain ni Jace ang nararamdaman ng anak nito, ay baka mas lalo lang lumayo ang loob nito. Itinigil na ni Amelia ang pag-iisip niya at pakikisali sa personal na problema ng mag-ama. Sinabihan na siya ng kanyang tiya. Dapat ay sundin niya yon. Hindi lang kasi niya maiwasang maawa talaga kay Joshua. Napabuntong hininga na lamang siya bago sinikap na makatulog. Nagising si Jace na katabi si Natasha. Kapwa sila walang saplot at tanging kumot lang ang nagtatakip sa hubad nilang katawan. Bumangon na si Jace bago isinuot ang boxer. Hindi siya nasing kagabi kaya malinaw ang nangyari sa kanila. Dahil bawat detalye, alam na alam niya. Normal na lang din sa kanya ang may makatabing babae. Nakikipagsiping siya sa babaeng nakikilala niya sa mga club kapag tumatawag siya ng pangangailangan niya bilang lalaki. Kaya itong nangyari sa kanila ni Natasha, wala lang ito sa kanya.
sa backdoor ka na dumaan. Ayokong makita ka ni Joshua. Bilin niya kay Natasha. Sige, next time na lang ako magpapakita kapag hindi na ganito ang sitwasyon. Wika pa nito. Hindi na siya kumibo. Iniwan na niya ito sa kanyang silid. Dumiretso siya sa kusina. Dahil sa hagdan pa lang, amoy na ni Jace ang mabangong niluluto. Good morning! Bati niya kay Joshua. Ngunit tinignan lamang siya nito. How's your sleep? Tanong pa niya. Kailangan mo pa bang malaman? Sorry for being busy this week. Bawi ako sa'yo sa weekends. I'm fine with Yaya Amelia. Napasulyap naman si Amelia sa anak niya. Weekends, movie marathon. Game ka, Amelia? Sige po, sir. Kasama ng yaya mo. Happy ka na? Ngunit hindi siya kinibo ni Jace. Hindi makapaniwala si Amelia na tinanggap na siya ni Joshua na maging yaya. Masaya niyang hinainan ng mag-ama. Hindi ka kakain? Tanong ni Joshua sa kanya nang maupo lang siya sa tabi nito at asikasuhin ang kinakain nito. Maya na ako, Joshua. Bonding ninyong mag-ama ito. Nakakatuwa nga makitang sabay kayong kumain. Sagot niya bago napasulyap kay Jace na sa kanya rin pala nakatingin. Kumain ka na. Sumabay ka na sa amin. Kailangan sumabay ka rin sa amin. Sige, sir. Napilitan na lang si Amelia na sumandok na rin. Malay ba naman kasi niya na pwede na siyang sumabay? Mamaya ay ayaw pala ni Jace. Nag-iingat lang din siyang mapahiya. Pinahatid na ni Amelia si Joshua ng mabihisan at magayak na niya ito. May driver naman kasi ito na hatid sundo ito sa school. Amelia. Natigilan si Amelia sa pagsasabon ng plato dahil sa tawag ni Jace. Bago ka palang dito, pero napaamo mo yata agad ang anak ko. Nakakatuwa ang ginawa mo. Puri nito. Ikaw, hindi ka nakakatuwa. Ito ang naisagot ni Amelia sa kanyang isipan. Para kasi siyang babangungutin dahil sa nakita niya kagabi. Para bang nanood siya ng live na malaswang palabas. Kinikilabutan tuloy siya kapag nagwa-flashback sa isipan niya ang agresibong halika ng dalawa. Nagulat na nga lang siya na wala na yung babae. Para bang nag-teleport ito kasi biglang nawala. Walang bakas na may inuwing babae ang boss niya. At kung hindi pa nga niya nahuli kagabi, baka wala siyang ideya na may junugjug itong babae sa sala. Amelia, tinatanong kita. Bumalik ang diwa niya nang magsalita ng may kalakasan si Jace. Po, sorry sir, lumipad ang utak ko. Ano nga ulit sir, pwedeng makiulit? I'm asking you kung anong technique mo para mapaamo ang anak ko. I think I need your technique dahil napapansin kong napapalayo na ang loob niya sa akin. Buti naman naisipan ito. Gusto na niyang kaltukan at sigawan ng boss niya. Maging mabuting ama at supportive, sir. What do you mean? Ibig mo bang sabihin masama akong ama? Nagalit agad ang ekspresyon nito. Kinabahan tuloy agad si Amelia. Baka mawalan pa siya ng trabaho. Sir, hindi. Mali ka ng akala. Ang ibig kong sabihin kailangan ng suporta ni Joshua. Hindi sapat ang mag-provide ka lang ng pangangailangan niya. Kailangan alam mo ang nararamdaman niya at naiintindihan mo siya. Makakatulong din ang bonding at ang pagkukwento mo sa kanya ng araw mo. Para maging komportable siyang ikwento sa iyo ang araw niya. At higit sa lahat, kailangan interesado ka, sir. Siguro kaya naging komportable sa akin si Joshua dahil naramdaman niyang interesado ako sa mga kwento niya at naiintindihan ko ang nararamdaman niya. Dagdag pa ni Amelia. Nasa opisina na si Jace, ngunit iniisip niya pa rin ang mga sinabi ni Amelia. Simula nang mawala ang asawa niya, iginugol na ni Jace ang sarili niya sa trabaho at hindi niya namalayan na nakalimutan na niya si Joshua. Lumayo ang loob nito sa kanya dahil din sa kanya, pero pasalamat pa rin siya dahil agad nitong nakasundo ang yaya na kinuha niya at bandang huli, ito pa pala ang tutulong sa kanya na mapalapit sa sarili niyang anak. Joshua? Nakangiting tawag ni Amelia sa bata. Tinignan lamang siya nito. Joshua, totoo bang tanggap mo na ako bilang yaya mo? Gusto lang kasi niya na marinig mismo kay Joshua.
Mamaya ay sinabi lang pala ito ng bata. Iya, ayaw mo ba yaya Amelia? Wala akong sinasabi. Mabilis niyang sagot. Siyempre, gustong gusto ko no. Nakakatuwa lang kasi na nagiging komportable ka na sa akin. At promise ko Joshua, hinding-hindi kita iiwan. Palagi akong nasa tabi mo. Promise? Ngumiti siya bago ito niyakap. Oo naman, promise. Naiintindihan kita dahil nawalan din ako ng mga magulang. Alam ko kung gaano ka nangungulila sa mommy mo. Buti ka pa, may oras ka sa akin, may paki ka sa akin. Sarili kong ama, hindi ko maramdaman. Napabuntong hininga pa ito. Yaya, ayaw kong manood ng movie kasama siya. Gusto ko na lang matulog. Sabi pa ni Joshua na ikinalungkot ni Amelia. Nag-e-effort naman ang dad mo. Bakit kaya hindi mo muna subukan? Siguro naman this time talagang totoong babawi na siya sa'yo. Don't worry, nasa tabi mo lang ako. Basta bigyan mo lang ng chance ang dad mo na makabawi sa'yo. Alam mo kasi ang dad mo, para hindi niya mamiss ang mommy mo, iginugugol niya ang kanyang oras sa trabaho. Nope, I know na may babae na siyang ipinalit kay mom. Hindi naman mahalaga sa kanyang nararamdaman ko eh. Nasanay na ako na wala siya palagi. Napatitig sa kanya si Joshua. Buti nga, nandyan ka na eh. Kasi dati, kay lola at lolo niya pa ako iniiwan. Hindi ka ba talaga payag kung may maging bagong asawa ulit ang daddy mo? Maingat na tanong ni Amelia. Hindi naman po sa ayaw ko. Ayaw ko lang na magugulat na lang ako na may ipapalit na pala siya kay mommy. Nang hindi man lang na ipapakilala sa amin. Alam kong bata pa po ako, pero kahit bata pa po ako, gusto kong makilala ang papalit sa mommy ko. Bata pa si Joshua pero dahil sa nararanasan nito, naging malawak na ang isipan nito. Sana nga kung sakaling mag-aasawa ulit si Sir Jace, sana naman may malasakit din sa'yo at hindi lang si Sir Jace ang mahal niya. Pero lahat sila pare-parehas lang, si Dad lang naman ang mahal nila, tapos mababaliwala na ako. Hindi totoo ang iniisip mo dahil mahal ka ni Sir Jace. Ito ang nais itatak ni Amelia kay Joshua dahil ayaw niyang tuluyan na itong lumayo sa ama nito. Habang inaayos si Jace ang movie na panonoorin nila ng anak niya, ay may tumawag naman sa kanya. Nakita niya na si Natasha ang tumatawag, kaya naman sinagot niya ito. Napatawag ka? Bungad niyang tanong. Itatanong ko lang sana kung busy ka. Gusto ko sana na ayain kayong dalawa ni Joshua ang lumabas. May movie marathon kami. Sa susunod na lang, kailangan kong bumawi sa anak ko dahil napapansin kong lumalayo na siya sa akin. Sige, may next time pa naman. Oo nga, kailangan mong bumawi sa kanya. Ibinaba na ni Jace ang tawag nang magpaalam na si Natasha. Sir, ako na ang mag-aayos dyan. Agad namang inagaw ni Amelia ang ginagawa niya nang makita siya nito. Ayos lang. This is for my son. Pakitawag mo na si Joshua para makapag-start na tayo. Sir, ayos lang naman. Pwede akong magdahilan kay Joshua para hindi ko maistorbo ang bonding ninyong dalawa. Pinutol na niya si Amelia. Sumama ka na. Maganda ang movie. Paniguradong mag-e-enjoy ka rin. Tumango naman ito at hindi na tumutol pa. Yaya, don't you like horror? Kanina ka pa pumipikit. Itinawo na lang ni Amelia kasi napansin pala siya ni Joshua. Wala pa naman sa exciting part at gulatan, pumipikit na si Amelia. Paano ba naman? Trauma na siya sa mga ganitong nakakatakot na palabas. Palagi na lang silang nanonood dati. Tapos sa kanilang magkakaibigan, siya ang pinakamalalang matakot. Pigil na pigil din ni Amelia dahil katabi niya si Jace. Paano ba naman? Ayaw tumabi ni Joshua sa ama. Kaya siya ang nasa gitna ng dalawa. Siya ang pagitan. May pasabi-sabi pa na mag-enjoy daw kasi maganda ang movie. Pero horror naman pala. Hindi mo ma-enjoy ang movie kung ipipikit mo lang ang mata mo. Napasulyap siya kay Jace na focus lang sa panonood at parang hindi nga kumukurap. Mula sa view ni Amelia, napatitig siya dahil sa matangos na ilong ni Jace. Guwapo talaga ang amo niya. Hindi na siya magtataka kung bakit nalalaglag ang panty ng mga babae kay Jace.
Sa movie ka tumingin, huwag sa akin, Amelia. Wika nito bago bumaling sa kanya. Mas natatakot pa siya sa attitude ng amo niyang si Jace kaysa sa horror na pinapanood nila ngayon. Kaya naman no choice si Amelia, kundi mag-focus sa pinapanood. Ito ba ang bonding? Nakaka-boring naman ito, kung siya lang din naman ang tatanungin. Hindi man lang kasi nagsasalita si Jace, para sana kahit papaano, may conversation silang mag-ama. Ah! Malakas na napasigaw si Amelia dahil sa nakakagulat na scene. Sa gulat nga niya, ay napatalon siya kay Jace. Sinalo naman siya ng walang pag-aalinlangan. Ngunit hindi man lang nagbago ang ekspresyon nito. Parang wala lang. Parang ang papel lang siya habang kandong nito. Malakas na tumawa si Joshua. Pinagtatawanan siya nito at halos gumulong pa ito sa couch sa kakatawa. Habang si Amelia ay awkward na napasulyap kay Jace bago nag-peace sign. Sorry sir, nagulat lang po. Umalis na siya sa hita nito at hiyang-hiyang bumalik sa pwesto niya. Sa tabi lang din naman ni Jace. Natakot si Amelia dahil biglang umalis si Jace nang walang pasabi. Joshua, nagalit ko yata ang dad mo. Hindi ko naman kasi sinadya, nagulat lang ako. Sumbong niya kay Joshua. Baka naman nagbanyo lang po. Hindi naman ganun ang reaksyon ni dad kapag galit eh. Sana nga hindi. Kasi gusto pa ni Amelia na makapag-ipon dahil pinapaaral pa niya ang kanyang kapatid. 5 minuto ding nawala si Jace bago ito bumalik. Sir, galit ka po ba? Sorry po talaga sa nangyari. Bulong ni Amelia. Tinignan lang siya ni Jace. Galit nga ito. Sir, hindi naman po ako si Santi, hindi ba? Pwede bang mag-focus ka na lang sa movie? Kasi nawawala ako sa focus, Amelia. Sige po, sir. Pasensya na talaga. Pahabol pa niya bago sinulyapan si Joshua. Nakasandal na ito sa kanya at inaantok na. Napangiti naman siya bago hinaplos ang buhok nito. Ngunit napansin niyang pawi si Jace nang matitigan niyang mabuti ang noon nito. Natatakot ba ito sa movie kaya pawis ito o may iba pa itong ginawa? Mariing napapikit si Jace nang maalala niya ang nangyari sa kanya kagabi. Kinailangan lang naman niyang magpunta ng mabilisan sa banyo para ilabas ang pressure na si Amelia ang nagbigay. Nabuhay ang Junjun niya kagabi. Ngunit mabuti na lang at nahandle niya ng maayos. Kaya walang nahalata si Amelia. Sir, pasensya na po sa istorbo. Pero si Ma'am Natasha po kasi nasa labas po. Pinutol ng sekretarya niya ang pagmumuni-muni niya. Inayos ni Jace ang kanyang sarili bago sinabihan itong papasukin si Natasha. May dala itong lunchbox. Ngumiti ito bago inilapag ang lunchbox. Dinaan ko na dito para hindi ka na lumabas pa para mag-lunch. Nag-abala ka pa. Sana hindi na. Busy ka sa restaurant mo. For sure maraming tao. Ah, oo, ganun pa rin. Pagod nga pero masaya. Kasi kitang successful talaga ang business na sinimulan ko. Tumango siya bago tinignan ang dala nitong pagkain. Busog pa ako, kaya mamaya ako nalang kakainin. Sige, pero sana maubos mo. Kasi para sa'yo talaga yan. Sige, mauna na ako. Idinaan ko lang talaga. Tumayo na ito. Jace, nga pala. Sana sa birthday ko makapunta kayo ni Joshua. Maisama mo sana siya. Kasi inaasahan ko talaga kayo sa party ko. Kayo ang special guest ko. Alam mo naman na naging malapit na talaga kayo sa akin ni Joshua. Tumango na lamang si Jace. Next week na nga pala ang party ni Natasha para sa birthday nito. At sila ang una nitong inimbitahan. Kung sakaling buo na ulit ang desisyon niyang magka-partner, sana lang talaga ay mahalin din ang magiging partner niya ang anak niyang si Joshua. Nakikita naman niyang mabait si Natasha, lalo na talagang nag-e-effort ito. Ngunit may pagdadalawang isip pa kasi talaga siya, kaya sa ngayon, hindi na muna siya mag-entertain kapag tungkol sa pakikipag-commitment. Gusto muna niyang makilala pa si Natasha kung sakaling mag-match talaga sila nito. Minahal ni Jace ang asawa niya at talagang taon ang kinailangan niya, malampasan lang ang kalungkutan at sakit. Bored si Amelia dahil maghapon lang siyang nakatunganga. Hinihintay niya si Joshua
habang si Jace naman ay gabi pa ang uwi nito. Napatayo si Amelia nang may biglang pumasok na matanda. Ngunit kahit matanda na ito, ay elegante pa rin itong tignan at halatang istrikto. Tinitigan siya nito bago nagsalita. "Ikaw ba ang yaya ni Joshua? Ito ba ang ina ni Jace? Ito ba ang sinasabi ng tiya niya?" "Ma'am, ako nga po. Magandang hapon po." Bati niya. "Si Jace, wala pa ba?" Tanong pa nito. "Ma'am, gabi pa po ang uwi ni Sir Jace." Napatungo naman ito. "So ano lang, nakatunga nga ka lang pala maghapon kapag wala ang mag-ama?" Naabutan kasi siya nitong nakaupo lang. Yun talaga ang iisipin nito kahit natapos naman na siya sa mga gawain na iba. "Pwede kang maglinis-linis. Sayang naman ang laki ng binabayad ng anak ko." "Opo, ma'am. Kumikilos din po ako ng ibang bagay. Tapos na po kasi ako, ma'am, kaya umupo na muna po ko." Paliwanag niya. "Dapat lang naman na kumilos ka rin kasi hindi biro ang pasahod sa'yo. Pakitimpla ko ng kape habang hinihintay ko ang apo ko." Utos pa nito na agad naman niyang sinunod. Talaga palang istrikto ang ina ni Jace. Kaya dapat lang na mag-ingat siya sa mga ikikilos niya. Buti na lang talaga at napayuhan na siya ng kanyang tiya. "Lola!" Kinarga nito si Joshua. "Apo, miss na kita. Si daddy ba, nakaka-bonding mo pa rin? Sinabihan ko na ang dad mo na magbigay ng time sa'yo." "Yeah, kagabi nag-movie marathon kami, Lola. Pero hindi pa rin sapat yun. Sanay na ako kay daddy la." "Hayaan mo't kakausapin ko na lang ulit ang dad mo tungkol sa pagiging busy niya." "It's okay, Lola. Si Yaya Amelia naman ang palagi kong nakakasama ngayon. Si Yaya Amelia, naiintindihan niya ako at may care siya sa akin." Lumapit sa kanya si Joshua at ngumiti. Napasulyap naman sa kanyang matanda. "Good! Dapat lang na maging mabait ka sa apo ko. Kahit sa lamok, hindi ko pinapadapuan si Joshua. So, you should be careful for taking care of my grandson." "Opo, ma'am. Noted po. Hindi ko po pababayaan si Joshua. Makakaasa po kayo nila Sir Jace." "Okay, dinner time na. Sa tingin ko naman, parating na si Jace. So, dapat maghanda ka na." Utos pa nito. "Sige po, ma'am." "Yaya, let's play later." Pahabol pa ni Joshua na tinanguan niya. Balak na sanang dumiretso ni Jace sa silid niya, ngunit nadatnan niya ang kanyang ina. Napailing na lamang siya bago nakipagbeso dito. Paniguradong bukod sa pagbisita sa apo nito, ay sermon din ang dala nito. "Kanina pa kita hinihintay. Let's eat. Pinahanda ko na ang dinner." "Mom, sana naman magsabi ka kung dadalaw ka. Hindi yung binibigla mo na lang ako palagi. Tapos magugulat na lang ako. Sinisermonan mo na ako." "At bakit hindi? Do I need your permission para lang makita ko ang apo ko?" "No, gusto ko talagang mabigla ka para mabulaga ka na lang kapag nahuli kitang may dinadalang babae rito. Sinasabi ko sa'yo, Jace." Sabi na nga ba niya't magsisermon lang ito? "Mom, ilang beses ko na bang sinabi na wala akong babaeng pinupormahan? Sa trabaho at kay Joshua lang ako nakafocus. At kung mag-aasawa man ulit ako, I'll let you know. Bakit ko naman itatago?" "Dahil ayaw mong makilatis ko. Kinala mo ako, Jace. Gusto kong makilala ko muna ang babaeng magiging pangalawang ina ng apo ko. Dahil baka pagdating ng oras, ay kawawa ang apo kong si Joshua. Isusumpa talaga kita, Jace. And please, matinong babae at elegante ang piliin mo. Ayaw kong basta-basta kung sino na lang. Tapos pera lang ang habol sa'yo." "Ito lang ba ang pag-uusapan natin, Mom? Nakakawalang ganang mag-dinner kasama ka kung puro ka sermon." Naiinis na sabi ni Jace bago napabuntong hininga. Ganitong ganito rin ang ina niya sa yumao niyang asawa. Ngunit hindi rin nagtagal, nahuli naman ito ang ugali ng ina niya. Hindi naman talaga masama ang ugali ng kanyang ina. Istrikto lang talaga ito at talagang mapagkilati sa isang tao. Nagtungo na sila sa kusina. "Yaya Amelia, hindi ka sasabay sa amin?" "Bakit nga ba hindi ka pa sumabay, Amelia? Maupo ka na at kumain." "Opo, ma'am." Agad naman itong naupo at sumalo na sa kanila. Kanina'y grabe talaga ang takot ni Amelia sa ina ni Jace.
ngunit nang ayain siya nitong kumain, naramdaman niyang hindi naman pala talaga masama ang ugali nito. Sadyang istrikta lang at hindi paligoy-ligoy magsalita. Ang ugaling pinapakita nito ay ang ugali talaga nitong totoo. Now, you meet my mom. Quit ka na ba sa pag-aalaga sa anak ko? Kasalukuyang nagliligpit si Amelia ng kinaina nila. Sir, bakit naman sir ako magkukwit? Wala namang ginawang masama sa akin ng mommy mo, sir. Sagot niya habang nakakunot ang noo. So you're not afraid? Kadalasan sa nakokompronta ni mommy, kinabukasan lang umaalis na. Mabunga nga si mom at diretso ang bibig kapag nagsalita. Pero she's a good person. Worried lang siya sa amin. At nadala na rin sa ibang kasambahay na pumasok dito. Sir, natural lang naman sa isang inang mag-alala sa anak at sa apo niya. Naiintindihan ko po si ma'am. Tsaka sir, sanay na ho ako sa mga may edad na nagsusungit na talaga. Pabulong niyang sabi dahil baka biglang bumalik ang ina ni Jace at marinig pa siya. Yeah, buti naman pala maintindihin ka. Sir, sana makabonding ka ulit ni Joshua. Sa susunod sir, igala mo naman siya sa park. Sa tingin ko, dapat may nakakasalamuha din siya mga bata. Maganda nga ang naisip mo. Sige, sa susunod na araw, sa park naman. Napangiti na lang si Amelia bago itinuloy na ang ginagawa niya upang makapagpahinga na. Balak na sanang magpahinga ni Jace, pero tinawagan na naman siya ng mga barkada niya. Sir, aalis ka? Balak na sanang isarado ni Amelia ang gate nang makita siya nito. Yeah, iwan mo na lang na hindi nakapadlocked. May duplicate key naman ako sa front door, kaya iyon na lang ay sarado mo. Sige sir, ingat po. Tumango na lamang siya bago sumakay na sa kotse na gagamitin niya. Sabi na nga ba, at hindi makakahindi itong si Jace. Nagpalakpakan pa mga barkada niya. Inom na agad, kanina pa kami dito. Bumawi ka sa shots, ha? Inabutan siya nito ng isang basong puno ng alak. Napailing na lamang siya bago ininom iyon ng diretso. May pasok pa ako bukas, saglit lang ako. Wika niya sa mga barkada niya. Sus, last day na nito ni Junmar. Flight na bukas bro, kaya samahan na natin magwalwal. Tapos ano, si Natasha papupuntahin na naman ninyo? Inis niyang tanong. Gusto mo ba? Nagtawanan ang mga ito. Bro, alam naman namin ang ganap nung umuwi kayo bigla. Natawa na lamang si Jace. Don't worry, hindi namin siya gagambalain ngayon. Siyempre, tayo munang magbabarkada. Walwal na walang babae dito, bro. Oo na, bunga nga mo napakaingay. Saway ni Jace. Tumagal din ang inuman nila hanggang madaling araw. Dahil naparami ang inom ni Jace, ay hindi na niya kayang imaneho ang sasakyan. Bro, tumawag ako sa bahay mo. Pinakiusapan kong iuwi ka. Iyahatid ko pa kasi ang ibang mga kaibigan natin. Mga lasing na lasing na eh. Kaya mo pa naman yatang maghintay. Sinong tinawagan mo doon? Bro, tinawagan mo si Natasha eh. Sabat ng isa pa niyang kaibigan na hindi palasing. Yeah, sige na, ihatid mo na sila. Hintayin ko na lang kung sinong mauna. Sagot ni Jace bago napakapit sa upuan dahil umiikot ang paligid niya. Papikit na sana si Jace nang marinig niya ang boses ni Amelia. Madaling-madali si Amelia dahil iniwan lang niya ang tulog na si Joshua. Pinakiusapan lamang niya ang driver na bilisan dahil baka magising si Joshua na wala siya sa tabi nito. Lago talaga siya sa lola nito kapag nilamang iniwan niya si Joshua. Bakit naman kasi naglasing pa si Jace? Agad na bumaba si Amelia nang makarating sila sa address na sinabi ng kaibigan ni Jace. Manong, saglit lang po ako. Kunin ko lang po si Sir Jace tapos larga na po. Bili ni Amelia bago nagmamadaling pumasok sa club. Maingay at mausok dahil sa mga taong nagyoyosi pa. Hinagilap ni Amelia si Jace at agad naman niya itong nakita. Patulog na nga ito nang makita niyang nakaupo sa upuan. Sir? Sir, huwag ka muna pong matulog. Wala pa sa bahay mo. Halika na sir, at si Joshua baka magising yun. Inakay niya si Jace. Naglalakad naman ito ngunit talagang hilo na, kaya pagewang-gewang na. Kaya mo ba ako, Amelia? Tanong pa nito habang nakatingin sa kanya.
Nakikilala pa naman siya nito. May ulirat pa si Jace. Oo naman, sir. Kahit hirap na hirap ay tiniis ni Amelia ang bigat ni Jace. Basta sir, lakad ka lang, tapos ako guide mo para hindi ka bumangga. Pasensya ka na. Nahihiya nitong sabi. Sir, ayos lang naman. Kaya lang si Joshua po kasi walang kasama. Baka pag nagising siya na wala ako matakot. Kaya nga po madaling-madali ako eh. Kulang na lang paliparin ko ang sasakyan. Ngunit sa labas ng club ay natigilan si Amelia nang may babaeng sumalubong kay Jace. Kilala niya ang babaeng ito dahil naisama na ito ni Jace sa bahay. Ito ang babaeng ginugjog ni Jace sa sala. Bitawan mo na si Jace. Ako na ang mag-uwi sa kanya. Utos pa nito. Ma'am, nandito naman na po kami ni Manong. Kami na po ang mag-uwi kay Sir. Makitabi lang ma'am, kasi si Joshua po baka magising na. Sinaglit lang po talaga namin si. Sinampal siya ni Natasha. Kaya naman natahimik si Amelia. Hindi ka ba nakakaintindi na ako na lang? Look at him. Lasing na lasing si Jisoo. Ngunit nakipagmatigasan si Amelia. Amelia, take me home. Utos ni Jace. Pikit na ang mata nito. Ngunit nagawa pa rin itong magsalita. Jace, it's me, Natasha. Ako nang mag-uwi sa iyo sa bahay mo, okay? Napasandal na si Jace sa balikat ni Amelia. Manong, pakisakay na po si Sir sa kotse para makaalis na po tayo. Agad naman itong inalalayan ng driver pasakay ng kotse. Habang si Natasha ay masamang masama ang tingin sa kanya. Ngunit wala na itong nagawa. Pasensya na ma'am, ginawa ko lang po ang trabaho ko. At bilang malasakit na rin po kay Sir Jace. Bukas ho, pwede niyong puntahan si Sir kapag hindi na siya lasing. Tsaka ma'am, kung may problema ka po sa akin, si Sir na lang po ang kausapin mo. Dinuro siya ni Natasha. Inis na inis ako sa iyong babae ka. Pinapakulo mo ang dugo ko. Kahit nayaya ka lang naman ng anak ni Jace, piliin mong binabangga mo. Banta pa nito. Sinunod ko lang po si Sir Jace na ako ang mag-uwi sa kanya. Kung nagagalit po kayo dahil doon. Ngumiti muna si Amelia. Eddie, mamatay ka sa galit. Si Sir lang may karapatan na mag-utos sa akin. Ikaw ang unang nagpakita ng kasamaan ng ugali, hindi ako. Akmang sasampali na naman siya ni Natasha nang bantaan niya ito. Kapag sinampal mo pa ako ulit, hindi ako magdadalawang isip na ibalik sa'yo. Pumasok na si Natasha sa kotse. Manong, uwi na po tayo. Mahinahon niyang utos. Nakahinga ng maluwag si Amelia nang madatnan si Joshua na mahimbing pa rin ang tulog. Lumabas siya sa silid at binaba ang driver ni Jace upang pasalamatan nito. Manong, salamat po sa mabilis na pagsama sa akin. Pasensya na po sa abala kasi tulog na ho dapat ninyo ito eh. Hayaan ho ninyo at pakikiusapan ko si Sir bukas para makapagpahinga ka, Manong. Hindi na iha. Nakangiting sagot nito. Bilib ako sa'yo kasi naman napakatsaga mo sa mag-ama. Kahit na nung una ay ayaw sa'yo ni Joshua. Tapos sabayan pa ng pagiging masungit ni Sir Jace. Kitang-kita ko sa'yo na may malasakit ka talaga sa mag-ama. Parang lumaki naman ho yata yung ulo ko. Natawa pa si Amelia. Nagiging totoo lang ho ko sa mga taong pinagtatrabahuhan ko. Basta, kung may maging problema ka, magsabi ka lang iha. At saka huwag mong pansinin si Ma'am Natasha kasi baka nagsiselos lang iyon dahil ikaw ang mag-uwi kay Sir Jace. Bakit naman ho magsiselos? Wala naman pong mali siya kung umuwi ng lasing si Sir. Iyaya po ako ni Joshua at wala po akong pakialam sa kung anong relasyon nila ni Sir Jace. Pero sana maging mabait ho si Natasha sa anak ni Sir Jace at hindi puro si Sir Jace lang ang inaatupag niya. Napailing pa si Amelia. Hinintay lang niyang makaalis si Manong bago niya kinuhanan ng maligamgam na tubig at bimpo si Jace. Kailangan itong mahimasmasan upang gumaan naman ang pakiramdam. Sir, punasan lang po kita. Paalam pa rin ni Amelia kahit na alam naman niyang tulog na ito. Naalis pa lang niya ang t-shirt nito nang bigla itong magmulat. Tinitigan siya nito bago nagsalita. Anghel ka ba? Isusunod mo na ba ako? Gustong matawa ni Amelia. Ngunit umiling na lamang siya bago nagsalita. Sir, si Amelia po ito.
Bakit parang ang lambot ng labi mo? Tanong pa nito bago pinadausdos ang isang daliri nito sa kanyang labi. Sir, kalma ka lang. Ako to, si Amelia. Muling nagsalita si Amelia, pero may halong kaba na. Napangiti si Jace bago ito naupo sa kama at tinapatan siya. Inilapit ni Jace ang mukha nito sa kanya habang titig na titig sa kanya. Sir? Don't call me sir, pretty woman. Ngumisi pa ito bago siya masuyong hinagkan. Nanlaki ang mata ni Amelia sa ginawa ni Jace. Pinagkamalan ba siya nitong babaeng nasa club o si Natasha? Kasi kung nakikilala siya ni Jace, walang dahilan para halikan siya nito. Nahiga na ulit ito. Pwede mo na akong hubaran. Utos pa nito. Sabi na nga ba niya at tumama na nga yata ng matindi ang alak, kaya hindi na siya nito nakilala. Tulog ka na, sir. Umalis na si Amelia sa pagkakaupo niya sa kama. Lasing si Jace. Lasing lang ito. Hindi siya pwedeng madala at pumatol. Pahinga na rin po ako, sir. Nakatingin lang ito sa kanya. Ngunit bago siya makalabas ng silid ni Jace, ay nagulat siya sa sinabi nito. Thanks, Amelia. Nakangiting pumikit na ito, habang si Amelia naman ay mabilis ang kabog ng kanyang puso. Ibig sabihin, kilala pa pala siya nito kahit nung masuyo siya nitong hinalikan? Hindi alam ni Amelia kung paanong iwas ang gagawin niya dahil sa nangyari kagabi. Hindi kasi niya kayang harapin ang boss niyang si Jace. Siya pa kasi ang nahihiya dito, imbis na ito ang mahiya sa kanya dahil sa ginawa nito. Yaya, ayos ka lang? Napasulyap siya kay Joshua na umiinom ng gatas. Napansin yata nitong palinga-linga siya. Oo naman. Natawa pa si Amelia. Joshua, Sabado ngayon na. May sinabi ba ang daddy mo na ipapasyal ka? Umiling ito. Yaya, hindi ko naman inaasahan na ayain ako ni dad. Busy siya sa work kahit Sabado at Linggo. Sagot nito bago inubos ang gatas. Yaya, tayo na lang ang gumala. Aya pa nito sa kanya. Joshua, baka kasi hindi tayo payagan ng dad mo na tayong dalawa lang. Hintayin mo na lang ang dad mo pagising niya. Kasi tanghali na. Paniguradong hindi yun papasok ngayon para maigala ka. Tumango na lamang si Joshua sa kanya bago nagpaalam na sa kwarto na muna upang maglaro ng video game. Hinayaan naman niya ito at nanatili sa kusina upang ipagluto ng soup si Jace. Dahil alam naman niyang may hangover ito. Masakit ang ulo ni Jace pagising niya. Mariin siyang napapikit habang hinihilot ang kanyang sentido. Naalala rin niya mga ganap kagabi, maging ang ginawa niya kay Amelia. Ano bang ginagawa ko? Bakit ko hinalikan ang babaeng yun? Inis niyang tanong sa sarili. Naalala rin pala niya si Natasha na nagagalit kay Amelia. Napailing na lamang si Jace bago bumangon na. Hindi dapat siya naglasing. Gumugulo lang ang sitwasyon sa ginagawa niya. Dumiretso na si Jay sa shower upang mawala ang amoy ng alak na dumikit na pati sa katawan niya. After shower ay lumabas na siya sa silid. Sa kusina siya dumiretso dahil nagugutom na siya. Dinatnan niya si Amelia na nagluluto. Napasulyap pa nga ito sa kanya, ngunit agad din namang nag-iwas ng tingin. Sir, nagluto po ako ng soup. Sa boses pa lamang nito, alam na ni Jace na awkward na. Magpanggap na lang kaya siyang hindi niya naaalala. Kagabi ba pumunta ka sa silid ko? Wala kasi akong masyadong maalala sa mga nangyari. Kung paano ako nakauwi at paano ako napunta sa kwarto. Tila ba gulat si Amelia bago ito sumagot? Sir, opo. Ako po ang nanundo sa inyo. Kasi may tumawag po sa bahay. Tapos ako rin po palang nag-asikaso sa inyo sa kwarto. Iyon lang ba? Wala naman siguro akong ginawang iba, no? Let me know kung meron, dahil ayaw ko naman na may hindi tayo pagkakaunawaan. Umiling ito bago sumagot. Wala sir, tsaka sir, alam ko naman na may alak na nakasanib sa inyo. Natulog naman po kayo kaagad after niyong magpasalamat sa akin. Biglang nakaramdam ng guilt si Jace dahil sa ginawa niyang pagsisinungaling. Yeah, yun nga ang naaalala ko. Salamat sa ginawa mong pag-aasikaso. Naupo na si Jace. Asahan mong may bonus ka agad sa sahod mo.
Yun na lamang ang pambawi niya kay Amelia. Napasulyap siya sa labi ni Amelia. At talaga namang nag-flashback na naman sa isipan niya ang masuyo niyang paghalik dito. Si Amelia lang kasi ang babaeng hinalikan niya na hindi siya agresibo. Ang babaeng nakakatabi niya kasi ay pangwala lang talaga ng init niya sa katawan. Nakahinga ng maluwag si Amelia. Oo, talagang nawala ang kaba niya. Kasi naman, hindi pala naaalala ni Jace ang ginawa nito. Pero mabuti na rin iyon. Kasi ayaw naman ni Amelia na pareha silang maging awkward. Gets naman niya na lasing si Jace. Pero kasi, naalala pa nito ang pangalan niya sa huli. Kaya inakala niyang alam nito lahat oras na magising ito. Tinamaan lang siguro talaga ng alak. Naiiling si Amelia bago tinapos ang pagliligpit sa kusina. Yaya! Yaya Amelia! Bakit Joshua, may problema ba? Agad niyang tanong nang makalapit ito. Wala naman po, pero si Dad, inaya akong pumunta sa park. Tuwang-tuwa si Joshua. Yaya, sabi pa ni Dad, sumama ka raw. Napakunot ang kanyang noo. Bakit naman pati ako? Joshua, bonding ninyo ng daddy mo yun. Dapat hindi mo na ni-request na sumama ako. Ngunit umiling si Joshua. Yaya, hindi ko naman po sinabi kay Dad. Ang totoo, dapat sasabihin ko pa lang po. Pero sinabi na po niya kaagad na kasama ka. Talaga? Opo, ayaw mo po ba, Yaya Amelia? Lumungkot ang ekspresyon ni Joshua. Naku, oo na, sama na ako. Ikaw talagang bata ka? Natatawang inaya na niya ito sa silid upang mabihisa na. Joshua, sabi ko naman sa'yo, may time na ang dad mo. Humagikik ito. Opo, paniguradong matutuwa si Lola kapag nalaman niya na bumabawi na si daddy sa akin. Masaya din si Amelia dahil masaya si Joshua. Ito naman talaga dapat. Dapat may time si Jay sa anak at nakakabonding pa rin. Sa babae nga may oras siya, ano pa sa anak niya? Hindi na nagpalit si Amelia ng uniform niya na nakapangyaya. Bakit hindi ka nagbihis? Tanong ni Jay sa kanya nang makita siya nito. Kailangan po ba sir? Kasi sir, yaya po ako ni... Pinutol na siya ni Jace. Go upstairs and change your clothes. Utos nito na hindi naman niya tinutulan. Simpleng dress lang ang suot ni Amelia at sandals na hindi naman kataasan. Nakalugay lang din ang buhok niya, habang pulbos lang ang inilagay niya sa kanyang mukha at lip gloss. Sapat na siguro ito para naman hindi nga nakakahiya kapag dumaan pa sa magagarang lugar ang mag-ama. Sir, ayos na po ba ito? Napaiwas si Amelia kasi nakatitig sa kanya si Jace. Yaya, napakaganda mo po! Si Joshua ang unang nagsalita. Sir, hindi ba sir ayos? Sige, palitan ko na lang. Pabalik na sana siya nang magsalita na si Jace. Gorgeous, you're gorgeous, Amelia. Bigla na lamang tumibok ng mabilis ang puso ni Amelia. Nauna na si Jace sa sasakyan. Sila naman ni Joshua ay agad na sumunod. Ngunit abnormal pa rin ang tibok ng puso niya. Kaya pasimpleng hinilot-hilot ni Amelia ang kanyang dibdib. Sa park sila pumunta. Masayang-masaya si Joshua dahil may mga bata na maari nitong makalaro. Hinayaan na muna nila ito na makipaglaro. Basta ang mata ni Amelia ay nakatutok lang kay Joshua. Nakaupo siya sa swing nang maupo din si Jay sa isa pang swing katabi lang niya. Sinulyapan siya nito. Ngunit agad niyang ibinalik ang tingin niya kay Joshua. Kahit na nakatutok siya kay Joshua, alam niyang nakatitig pa rin si Jay sa kanya. Kaya ang puso niya ay naging abnormal na naman ang tibok. So, buti naman talaga at kasundo mo ng anak ko. Bigla na lamang binasag ni Jay ang katahimikang na mayani sa pagitan nilang dalawa. Oo sir, mabait si Joshua. Kailangan lang talagang maging matyaga ka hanggang sa makuha mo ang loob niya. Sagot niya habang kay Joshua pa rin ang tingin. Si Joshua, ngayon ko lang ulit siya nakitang ganyan kasaya. Simula kasi nang mawala ang ina niya, hindi ko alam kung paano ako magiging mabuting ama kay Joshua. Takot akong isipin na baka hindi ko kayang palakihin siya, na ako lang, kasi nakadepende lang naman ako sa ina niya pagdating kay Joshua. Buti na lang ginabayan ako ni Mommy at ng parents ng Yumao kong asawa. Mabuti kang ama, sir. Pero minsan kasi nakakalimutan mo si Joshua dahil sa pagiging busy mo sa trabaho.
Hindi kasi sapat ang basta na ibibigay mo lang ang gusto niya. Kailangan din, sir, na kasuporta ka. At sir, sana open ka kay Joshua, lalo na't iniisip niyang baka mabaliwala siya kapag nag-asawa ka ulit. Yeah, pero sa ngayon kasi, kinikilala ko muna. Gusto kong bago ko iharap sa anak ko ay sigurado na ako. Sagot ni Jace. Tama naman ito, pero dapat ipaalam pa rin ni Jace. Opinyon lang naman ni Amelia. Pero si Jace ang didiskarte kung paano nito i-handle ang mga ganitong sitwasyon. Sir, tips lang din. Dapat po komportable din si Joshua. Kaya nga po mas maganda na makilala niya kung may dinidate ka, sir. Mas makakatulong yun. Tumango na lamang si Jace. Yaya! Tumakbo si Joshua sa kanya, dala ang bulaklak na napitas nito. Yaya, nakita ko to. Ang ganda niya, gaya mo. Kaya naisip kong ibigay sa'yo. Napangiti si Amelia nang ilagay ni Joshua ang bulaklak sa gilid ng tenga niya bilang palamuti. Salamat, Joshua. Sige na, laro ka lang. Nakabantay lang si Yaya. Joshua, is that your mommy? Tanong ng batang lumapit sa kanila. Kalaro ito ni Joshua. She's my Yaya. Proud na sagot ni Joshua. Tumataba ang puso ni Amelia dahil sa tuwa. Yaya? Natawa ang mga batang nakarinig din. Joshua, wala ka bang mommy? Yaya lang? Mayaya din kami tapos may mommy kami? Umiba ang aura ni Jace. Kaya naman agad na tumayo si Amelia. Joshua, tara na. Hinawakan niya ang kamay nito. Mommy niya nga ako. Yaya na, mommy pa. Natahimik ang mga ito. Kayo ba? Close kayo sa yaya ninyo? Siguro hindi kasi palaaway kayo. Inaalagaan kami ng yaya namin kasi binabayaran siya ng mommy namin. Si Joshua kasi kahit hindi magbayad sa akin, aalagaan ko pa rin kasi mahal ko siya. Kaya dapat kayong maging mabait at huwag mga away. Umiiyak si Joshua ng kargahin ni Amelia. Tahan na! Nangingilid ang mga luha ni Amelia dahil sa awa niya sa bata. Sir, alis na po tayo dito. Sa iba na lang. Nakasakay na sila sa kotse nang magsalita si Joshua. Yaya, pwede bang ikaw na lang ang mommy ko? Kasi mahal mo talaga ako, we. Oo naman, mommy mo na ako. Pwede mo kong tawagin na mommy ya, para unique. Nakayakap lang si Joshua sa kanya habang umiiyak pa rin. Nakatulog na si Joshua dahil sa pag-iyak. Umuwi na rin naman na sila dahil ayaw na nitong gumala pa. Sir, ito na po yung kape na pinatimpla mo. Inilapag ito ni Amelia sa table. Tulog pa rin ba si Joshua? Tumango siya bilang sagot. Oo sir, baka napagod din po. Paniguradong mamaya maayos na ulit si Joshua. Nasaktan lang talaga yung bata sa nangyari kanina. Siguro kapag hindi ako nakakadalo sa mga school activities niya ay tinutukso rin siya. Pagak na natawa si Jace. Hindi ko naisip na baka nabubuli siya sa school. Sir, pwede pa namang bumawi, hindi pa huli ang lahat. Ngayon na alam mo na, sana maging supportive ka na kay Joshua. At sana active ka na sa pakikipag-bonding sa kanya. Kasi sir, ikaw lang naman ang inaasahan niya. Yeah, tama ka Amelia. Napabuntong hininga pa si Jace. Mabuti na lang talaga at nandyan ka para sa anak ko. Salamat sa pagpapagaan mo sa loob niya. Sir, mahal ko po si Joshua. Napalapit na po siya sa akin, kaya palagi akong nasa tabi niya. Amelia, pwede bang pabayaan mo na lang muna si Joshua na ituring kang pangalawa niyang ina? Kung saan mas gagaan ang pakiramdam niya, sana wag mong ipagkait sa kanya. Pakiusap ni Jay sa kanya. Oo naman sir, parang ang unique nga po eh, kung mamiya ang itatawag niya sa akin. Bandang hapon ay tumawag si Natasha kay Jace. Wala sana siyang balak umalis. Ngunit nakiusap si Natasha na baka pwede siyang makasama mag-shopping. Pansin ko, kanina ka patahimik. May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Natasha. Yeah, nabuli kasi si Joshua kanina sa park. What? Hindi pwede ang pambubuli kahit kapwa bata. Gusto mo bang i-report natin? May kilala kong lawyer. Pwede nating ipatawag ang parents ng mga batang yun. Ayos na. Maayos namang ni-handle ni Amelia. Nasa bahay na si Joshua nagpapahinga. Salamat na lang at talagang malapit si Joshua kay Amelia. Kaya kahit papaano'y gumaan ang pakiramdam ni Joshua.
You mean the yaya? Oo, bakit? Oo nga pala, may hindi pagkakaunawaan ang dalawa. Kalimutan mo na lang ang tungkol sa nangyari nung lasing ako. Binilinan ko kasi si Amelia na ako lang ang susundin niya dahil ako ang nagpapasahod sa kanya. Napairap si Natasha. I know, pero still, I don't like her attitude, Jace. Napakawalang galang, samantalang yaya lang naman. At ang yaya na minamaliit mo ay malaki ang naging tulong sa anak ko, Natasha. Umiba ang tono ni Jace. Kaya sana, careful ka sa mga binibitawang salita. Sorry, pero nakakainis kasi eh. Nga pala, pwede ko bang madalaw si Joshua? Bilhan ko sana siya ng gifts ngayon. Gusto ko rin namang maging close sa anak mo, Jace. Nag-aalala din ako para kay Joshua. Sure. Tipid niyang sagot. Kaya matapos ang shopping ni Natasha, ay dumiretso na sila sa bahay niya. Tinatnan nila si Joshua at Amelia na naglalaro ng video game sa sala. Inilipat pala ito ni Amelia sa sala. Napangiti siya bago nilapitan ang anak. Son, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos na, Dad. Hello? Lumapit din si Natasha. Samantala si Amelia ay hindi inaasahan, nakasama pala na Jay si Natasha. Inirapan siya nito nang pasimpleng nagtama ang mata nila. Naamoy na naman tuloy niya ang pagmamaldita nito. Dad, sino po siya? Takang tanong ni Jay sa ama nito. Si Tita Natasha mo. Ipapakilala na ba talaga ito ni Jace? Pinupormahan ba talaga ni Jace ang babaeng to? Maraming tanong si Natasha sa isipan niya. Napailing na lamang siya bago tumayo at nagpaalam na kukuha ng maaaring maiinom ni Natasha. Mommy, ya! Sumunod si Joshua. Sama ako. Nakahawak ito sa laylayan ng damit niya. Pero kukuha lang naman ako ng maiinom ni Ma'am Natasha. Dito ka na lang muna, Joshua. Nakangiti niyang sabi. Joshua, dito ka na muna. May gift akong binili para sa'yo. Hayaan mo muna ang yaya mo. Sabat ni Natasha. I don't like gifts po. Sorry. Sayang naman tong binili ko. Nalungkot si Natasha habang nilalabas ang laruan. Joshua, sayang naman ang binili ni Ma'am. Bakit kaya hindi mo muna tignan? Dapat magpasalamat ka kasi may taong naisip kang regaluhan. Napangiti si Amelia nang sumunod naman ito. Dumiretso na siya sa kusina. Diyos na lang ang tinimpla niya kay Natasha. At habang nagtitimpla, ay hindi mapigilan ni Amelia na isipin kung may relasyon nga ba ang dalawa. Eh ano bang paki niya? Wala dapat siyang pakialam kung may relasyon na ang dalawa. Napapailing si Amelia sabay buntong hininga. Bumigat bigla ang pakiramdam niya sa hindi malaman na dahilan. Where's my juice? Ang kupad mo naman? Napasulyap siya kay Natasha na sinundan pala siya sa kusina. Ito po, ma'am. Iniabot niya ito. Ngunit hindi niya inaasahan na isasaboy ito sa kanya ni Natasha. Ano? Nagising ka na ba sa imagination mo? Ano bang problema mo sa akin, ma'am? Pigil na pigil si Amelia na masaktan si Natasha. Problema ko? Problema ko sa'yo? Masyado kang malapit sa mag-ama. Baka nakakalimutan mong yaya ka lang. At isa pa, bakit mommy ang tawag ni Joshua sa'yo? Mahiya ka naman. Boss mo si Jace, kaya umakto kang katulong pati sa anak niya. Naiirita talaga ako sa'yo nung gabing nakipagmatigasan ka sa'kin. Sinabihan na kita, nakilalanin mong binabangga mo. Ngayon na hindi ka nakinig, ako mismo maglalagay sa'yo sa kung ano lang dapat ang puwang mo sa bahay na to. Pinagseselosan mo ako kay Sir Jace? Minamaliit mo ako pero pinagseselosan mo din ako? Sobrang bother ka siguro, no? Kasi nga hindi ka pa naman talaga totally nakakasiguro kay Sir Jace. Ma'am Natasha, sa ugali mong yan, lumalabas na si Sir Jace lang naman ang gusto mo. Sana pati kay Joshua ay may care ka din. At imbes na atupagin mo ang pagsiselos, bakit hindi mo nalang isipin kung paano ka mapapalapit kay Joshua? Ayaw kong may asungot na umaaligid sa magiging asawa ko. Good luck po, ma'am. Nakangiting sagot na lamang ni Amelia bago ito akmang lalagpasan dahil malagkit na ang damit niya sa isinaboy nitong juice. Ngunit hinawakan siya nito sa braso. Hindi mo anak si Joshua, kaya tigilan mo ang pagiging ganap na ganap mo. Kahit pa lola niya matatawa kapag nalaman na masyado kang pabida. Hindi ko nga siya anak.
pero totoo ang care ko sa bata. Habang ikaw, si Sir Jace lang naman ang habol mo, kaya pinagtitiisan mo si Joshua. Mapagbalat kayo masyado ka, Ma'am Natasha. Inalis niya ang kamay nito sa kanyang braso, bago ito iniwan sa kusina. Ilang araw ang lumipas simula nang magpunta si Natasha sa bahay ni Jace at makompronta siya nito, ay tahimik lang siya palagi. Hindi pa rin naman nagbago ang pagmamahal niya sa bata, pero iniiwas na niya ang kanyang sarili kay Jace. Mas magandang umiwas na lang siya upang hindi na siya pag-initan pa ni Natasha. May party kaming pupuntahan ni Joshua at gusto niyang sumama ka. Sir Jace, may mga gawain pa po ko. Kausapin ko na lang si Joshua na kayo na lang at sana makapag-enjoy kayo, sir. Agad na nagdahilan si Amelia. Napakunot ang noo ni Jace bago niya ito tinitigan. Pansin kong umiiwas ka. Kahit sa pagkain, nahuhuli ka. At nagsimula lang ito nang magpunta dito si Natasha. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Amelia? Wala, sir. Makaguni-guni mo lang po. Sige, sir. May ginagawa pa po ko kasi... Pinuto siya ni Jay sa sinasabi niya. Sumama ka. Sorry talaga, sir, pero hindi ako makakasama. Tinalikuran na siya nito at hindi na nagpilit pa kaya naman nakahinga na siya ng maluwag. Mommy, bakit hindi ka sasama? Malungkot na tanong ni Joshua kay Amelia. Paalis na sila at inatid nito si Joshua sa kotse. Pasensya na, Joshua. Bawi na lang si Yaya Amelia kapag hindi na masama ang pakiramdam ko. Masama ba ang pakiramdam nito? Napairap si Jace kasi sa tingin niya ay hindi naman masama ang pakiramdam nito. Parang ayaw lang talagang sumama. Napansin din niya na halos ayaw siya nitong kausapin. Naiinis siya kasi hindi naman niya alam ang dahilan at wala rin naman siyang ginawa kay Amelia. Birthday ngayon ni Natasha, pero wala siyang gana dahil hanggang ngayon, si Amelia pa rin ang iniisip niya. Thanks for coming, Jace. Nakipagbeso si Natasha sa kanya. Joshua, enjoy ka sa food. And kapag may gusto ka, sabihan mo lang si Tita Natasha. Okay po. Napabuntong hininga si Amelia. Bakit ba iniisip niya ang nararamdaman ni Jace? Dapat nga nararamdaman niya ang isipin niya kasi nilalait-lait lang naman siya ni Natasha. Gabi na nang dumating ang mag-ama. Pinadiretso na niya si Joshua sa silid upang makapagbihis na ito at makapagpahinga na. Si Jace naman ay nakainom daw at dumiretso na sa silid nito. Nag-enjoy ba kayo doon, Joshua? Si Daddy po tahimik lang eh. Nakaka-enjoy po ang foods, pero sana kasama ka namin, Mommy. Sus, bonding ninyo nila Tita Natasha mo yun eh. Ayaw ko naman na makisali pa ako, Joshua. Pero mas masaya kami ni Dad kapag kasama ka. Ikaw kasi ang gusto kong mommy at hindi si Tita Natasha. Mommy, paano ba kita magiging mommy? Joshua, yaya mo ko. Hindi mo ako magiging mommy kasi hindi naman kami kasal ng daddy mo at wala din kaming relasyon. Bakit hindi na lang kayo magpakasal, mommy? Kasi naman hindi niya ako gusto at ang pagpapakasal ng Joshua yung may relasyon at nagmamahalan. Si Ma'am Natasha, siya ang pwedeng maging mommy mo. Ikaw ang gusto kong mommy, sana ikaw na lang ang magustuhan ni daddy ko. Pinatulog na ni Amelia si Joshua. Lumabas na muna siya dahil hindi pa siya inaantok. Pero pagsarado pa lang niya ng pinto ng silid nila ni Joshua, ay may humila sa kanya sa silid ni Jace. Sir Jace? Kanina pa kita gustong makita. Hinihintay kitang lumabas, Amelia. Malakas ang tibok ng puso ni Amelia. Ito na naman siya sa abnormal na heartbeat niya. Shh! Don't be scared, Amelia. Sir, hindi po tama ang ginagawa mo. Iyaya po ako ng anak mo at hanggang doon lang po. Bakit ba minamaliit mo ang sarili mo? Bakit mo ako iniiwasan? Naiinis ako, Amelia. Nag-overthink ako. Kung may nasabi ba ako o may nagawa ba ako? Sir, bakit ba mahalaga para sa iyo na malaman kung iniiwasan kita? Gusto ko lang pong dumistansya kasi inilulugar ko lang po ang sarili ko. Iniwas ni Amelia ang kanyang mata dahil tila ba napapaso siya sa tingin ni Jace. Mahalagang malaman ko para alam ko kung anong nagawa ko sa'yo. Bakit ka biglang umiwas? Sir, pinagtitripan mo ba ako? Kasi kung oo, sana naman itigil mo.
kasi hindi ako gaya ng ibang babaeng nakakasalamuha mo. Igalang mo naman ako, sir, kasi ginagalang kita bilang amo ko. Pinagtitripan? Iniisip mong trip lang kita? Pagak itong tumawa. Ah, gusto na nga yata kita eh. Kanina pa ako parang nababaliw sa kakaisip kung bakit bigla kang lumalayo. Baka isang araw gumising na lang ako na ayaw mo na sa amin. Ikaw naman ang may kasalanan nito eh. Bakit ba naging malapit ka sa amin? Pinaramdam mo na mahalaga kami sa iyo ng anak ko. That's why. Pinutol na ito ni Amelia. Sir, gusto mo ako? Gusto mo ang yaya ng anak mo? Sir, katulong lang ako dito. Si Ma'am Natasha po. Bakit po hindi na lang si Ma'am Natasha? Eh, hindi ko alam. Ha? Napabuntong hininga si Jace. Nakatitig pa rin ito sa kanya. Hindi ko alam kung bakit biglang ikaw na ang tinitibok ng puso ko. Dahil sa'yo, nagulo ang puso't isipan ko. Lasing ka lang, sir. Kagaya lang din ito nung una, tapos kinabukasan ay wala na. Limot na ulit ni Jace. That night when I kissed you, Amelia, tandang-tanda ko pa yun. Hindi ko lang masabi kasi pinaniniwala ko ang sarili ko na wala lang yun. Baka naakit lang talaga ako. Nanlaki ang mata ni Amelia. Hinayaan lang niya si Jace na magsalita dahil wala rin naman siyang masabi. Pero sabi mo, dahil hindi ko alam kung ano ba talagang sumapi sa akin nun, kaya kita hinalikan. Pero ngayon, alam ko na. Akmang hahalikan siya ni Jace. Nang pigilan niya ito dahil nagdadalawang isip si Amelia. Ngayong umamin ako, wala na akong pag-asa. Pero paano si Natasha? Tingin mo, napakadali lang ng lahat na pag-amin mo, okay na? Pasensya na po pero hindi ganun kadali ang lahat. Rejected na ba ako? Kung sa ganitong paraan mo ako kukuhanin, sir? Oo, pasensya na pero, oo, rejected ka, sir. Sir, si Natasha, umaasa siya. Kaya dapat sigurong ayusin mo muna. Dahil hindi ako bantay sa lakay, sir. At lalong hindi ako oportunista. Sorry. Niyakap siya ni Jace. Hindi ka naman aalis, di ba? Hindi ako aalis. Hinaplos niya ang buhok ni Jace. Pahinga ka na, sir. Sumunod naman ito sa kanya. Bumalik na si Amelia sa silid nila ni Joshua. Kinabukasan ay normal na araw pa rin para sa kanya. Kahit na wala talaga siyang tulog, pinaghanda niya ng almusalang dalawa. Good morning. Napasulyap siya kay Jace. Morning, sir. Breakfast ready na po. Can you call me Jace, Amelia? Napabuntong hininga pa ito. I just want you to know that I'm dead serious. Nasamid si Amelia dahil saktong umiinom siya ng tubig. Tama ba ang narinig ko? Gulat na gulat ang tiya ni Amelia sa narinig niya. Gusto ka ni Jace? Liligawan ka? Amelia, baka naman trip lang ni Jace ang feelings mo. May pag-aalala sa boses ng kanyang tiya. Tiya, sa bibig na po ni Jace mismo nang galing, na seryoso po siya sa akin at sa maayos na paraan po niya ako liligawan. Si Natasha, paniguradong uusok ang ilong kapag sinabi ni Jace na ako ang gusto nito. Ang ina ni Jace ba? Amelia. Strict ang ina ni Jace. Kaya kung alam mo naman na hindi ka nito kayang ipaglaban, ngayon pa lang tigilan mo na. Umuwi ka na lang dito dahil ayaw kong maliitin ka lang nila. Tiya, hindi ko po kayang iwan si Joshua. Napalapit na po yung bata sa akin. At isa pa, si Jace din po. Ayaw ko lang naman pong sunggaban agad si Jace porket sinabi niyang gusto niya ako. Pero hindi naman po ibig sabihin nun na ayaw ko sa kanya. Nakakahiyaman po na ang hamak na yaya ng anak niya ay umiibig sa kanya. Hindi ko po iiwan ang mag-ama. Sinabihan na kita, Amelia. Wala na akong magagawa para magbago ang isip mo at umuwi ka na lang. Pero sana naman, anak, hindi mo sila hayaan na maliitin ka lang. Dahil hindi ka gaya ng iba, hindi ka oportunista dahil pinalaki kitang mabuti at kilala kita. Magaan ang pakiramdam ni Jace nang pumasok siya sa office. Dala niya ang ngiting pinabao ni Amelia sa kanya. Hindi man ito aminin, ay talaga namang kita niyang kinikilig ito. Tinawag ni Jace ang kanyang sekretarya dahil may gusto siyang iutos. Sir? Gusto kong ibili mo ako ng bulaklak. Mabango at pinakamagandang bulaklak. Ipadala mo sa bahay ko para kay Amelia. Sinunod naman siya nito. Lunchtime ay lumabas muna si Jace.
dahil may isang tao siyang nais dalawin at pagkwentuhan. Mika, sorry. Ngayon na lang ulit ako nakapunta sa puntod mo. Naupo si Jace. Malaki na si Joshua. Makulit na nga eh. Natawa pa si Jace. Paniguradong alam mo kung bakit bigla akong pumunta rito. Gusto ko lang kasing ikwento sa'yo na may nagpapatibok na ulit ng puso ko. Iyaya siya ni Joshua at talaga namang mahal niya ang anak mo. Ganito pala kapag hindi mo inaasahang magugustuhan mo yung taong akala mo'y wala lang sa'yo, no? Taong dinadaan-daanan mo lang tapos mapapansin mo na lang na nakapasok na pala sa puso mo. Mika, salamat sa pagmamahal at memories. Hindi ka ba galit na binuksan ko ulit ang puso ko? Paniguradong magiging mabuti siyang ina sa anak natin kasi mabuting tao si Amelia. Hindi siya gaya ng iba dahil naiiba siya. Kilig na kilig si Amelia sa pinadalang bulaklak ni Jace. Inamoy-amoy niya ito habang ingat na ingat siyang hawak ang bouquet. Ngayon lang siya nakatanggap ng ganito kagandang bulaklak. Ninanamnam ni Amelia ang moment niya nang biglang may sunod-sunod na bumusina sa labas ng gate. Kaya naman agad niya itong nilabas upang tignan. Nakita niyang lumabas si Natasha sa kotse. Malandi ka! I hate you! I hate you! Sasampalin sana siya nito nang salagin niya ang kamay nitong padapo na sa pisngi niya. Bakit ka na naman ba nandito, ma'am? Imposibleng hindi mo alam na buwisit ka. Pinuputol na ni Jace ang ugnayan naming dalawa. Oo, wala kaming relasyon, pero may pagkakaintindihan kami. Bakit akong sinusugod mo kung si Jace palang nag-cut sa'yo? Dahil alam ko naman na ikaw ang umahas sa kanya. Anong gayuma at panlalandi ang ginawa mo para maakit si Jace? Ikaw na yaya ka, nasa loob ang kulo mo, malandi kang buwisit ka. Halos maputol na ang litid ni Natasha sa liig dahil sa malakas nitong pagsigaw. Si Jace lang ang may karapatan na magdesisyon sa buhay niya at labas na ako sa mga desisyon na yun. Oo, yaya lang ako, pero tao pa rin ako, ma'am. May karapatan akong magmahal at mahalin. Natawa ito ng nakakainsulto. Ah, oo, pero dapat sa kauri mo. I-level mo naman sa'yo, hindi yung nangangarap ka lang maging Cinderella wannabe. Kahit nabihisan ka pa ng maganda at mahal, sa putik ka pa rin ng galing. Hindi ka bagay kay Jace. Tingin mo, magugustuhan ka ng mommy niya? Isipin mong mabuti, Amelia. Huwag mong ipahiya ang sarili mo, dahil kung ikukumpara ka sa akin, walang-wala ka. Sabihin mo ang gusto mong sabihin, pero hindi ko iiwan ang mag-ama. At ang kapal din talaga ng... Anong nangyayari dito? Pareha silang natigilan at napalingon sa ina ni Jace, na nakataas ang kilay habang nakatingin sa kanilang dalawa. Nakayuko lang si Amelia habang si Natasha ay kinakausap ang matanda. Tita, ang babaeng to kasi. Nakikisawsaw sa amin ni Jace. Tita, inagaw niya si Jace sa akin. Sumbong ni Natasha habang duro siya. Bakit? May relasyon ba kayo ng anak ko? Wala akong alam na may karelasyon na pala siya. Maging si Natasha ay hindi nakaligtas sa pagtataray nito. Hindi nga kita kinala. Inirapan nito si Natasha. Tita, businesswoman po ako, may degree at may sarili po akong restaurant. And so, pinapamukha mo ba sa akin na mayaman ka, kaya dapat magustuhan na kita? Hindi naman po sa ganun, tita. Gusto ko lang po na malaman mo na kumpara sa babaeng yan, ay mas mataas naman po ang level ko. Oportunista ang babaeng yan, at malamang, inaakit lang niya si Jace para mapirahan. Well, expected na pag mahirap, uhaw na makaahon sa kahirapan. Nakuyom ni Amelia ang kanyang kamao. Kung hindi lang talaga niya ginagalang ang ina ni Jace, baka nasuntok na niya si Natasha sa harapan nito. I don't need your opinion. Umalis ka na, bago pa ako magpatawag ng guard para ipakaladkad ka. May degree ka pala, hindi kasi halata sa ugaling pinapakita mo. Napahiyang inirapan siya ni Natasha. At ikaw naman. Baling ng matanda sa kanya. Ma'am, hindi po ako oportunista. Ano bang trabaho mo dito? Iyaya po ni Joshua. Sagot ni Amelia. Eh anong ginagawa mo? Pagiging yaya pa rin ba? O anak ko ang tinatrabaho mo? Napakasakit po pala talaga ninyong magsalita, no? Alam ko naman po na mababang uri lang ako. Isang hamak na katulong lang. Pero hindi po ako oportunista o hayok sa yaman ng anak mo, ma'am.
Kung ano man po ang nararamdaman ko, totoo po ito, pati ang pagmamahal ko kay Joshua. Hindi ko po nagustuhan ang anak mo dahil sa pera niya o sa estado niya. Sa mundong puno ng mapangloko, tingin mo paniniwalaan kita? Sabihin mo, magkano ang kailangan mo para naman maibigay ko na at nang makaalis ka na. Tumulo ang luha ni Amelia. Napakasakit mo po talaga ma'am na magsalita at napakabilis mong humusga. Hindi ko ho kailangan ng pera ninyo. Hindi ba't kaya ka nga nandito ay dahil sa pera? Kaya paano mong nasasabi na? Pinutol na ito ni Amelia. Pinagtrabahuhan ko ho ang perang tinutukoy mo ma'am. Hindi ko yun hiningi lang. Sige nga, paano mo patutunayan na hindi ka oportunista? Hindi ko po kailangan patunayan na hindi ako oportunista dahil maayos po akong pinalaki ng tiya ko. Kung magiging masaya po kayo na mawala ako sa buhay ng mag-ama, sige po ma'am. Pinahid ni Amelia ang luha niya. Pumasok na siya sa loob upang mag-ayos ng gamit. Hindi na niya mahihintay pa si Jace. Hindi na niya matitiis ang panglalait na sa ina mismo nito nang galing. Pinoprotektahan ko lang ang anak ko, Amelia. Natigilan si Amelia bago ito hinarap. Hindi na po pagprotekta ang ginagawa mo, ma'am. Sinasakal mo na po si Jace dahil ikaw na ang nagdedesisyon kung sino at ano dapat ang maging kapartner niya. Napabuntong hininga si Amelia. Pakisabi po sana kay Joshua na kahit hindi ko matutupad ang pangako kong mananatili sa tabi niya, mahal na mahal ko po siya at ituturing ko siyang sarili kong anak hanggang sa nabubuhay ako. Palabas na ng gate si Amelia nang masalubong niya si Jace na kadarating lang. Gulat pa ito nang makita siyang may bitbit na bagahe. Hey, where are you going? What happened? Pinahid ni Amelia ang luha niya. Aalis na lang ako. Pinilit niyang umiti. No, bakit ka aalis? Amelia, ano bang nangyari? Usap naman muna tayo. Jace, pabayaan mo na si Amelia. Hindi ka aso para maghabol sa taong hindi mo naman alam kung ano talaga ang pakay sa inyong mag-ama. Mom. Aalis na ako, Jace. Pabayaan mo na lang ako. No, Mom. Stay out from this. Sobra ka na, Mommy. Sobra ka nang makialam. Galit na sabi ni Jace sa ina nito habang pinipigilan siya. Hey, let's talk first, okay? Pakiusap, aayusin ko to. Napailing na pumasok na sa loob ang ina ni Jace. Jace, tama naman ang mommy mo eh. Hindi mo pa ako kilala ng lubusan para mahalin mo agad ako. Hindi ko siya pwedeng pilitin na gustuhin ako, kaya aalis na lang ako. No, don't leave me. Iiwan mo na lang ba talaga kami ni Joshua? Amelia naman. Hindi ka bagay sa akin, Jace. Mahirap lang ako. Yaya lang. Tapos ikaw, napakayaman mo. Paano ka nagkagusto sa hamak na katulong? Napakaraming babae dyan. May degree at maganda na pwede mo pang makilala. Maniwala ka. Makakalimutan mo rin ako, Jace. Kailangan ba palaging magbase sa estado ng buhay? Bakit ba dapat kapag mayaman ka, mayaman din ang makakatuluyan mo? Bakit kapag mahirap ang nagustuhan ng mayaman, oportunista na agad? Bakit kailangan natin magpabulag sa mga walang kwentang opinyon nila? Dahil sa tunay na mundong ito, hindi totoo ang fairy tales. Walang Cinderella, Fiona, Snow White o Anastasia sa mundong ito. Huhusgahan ka nila base sa estado mo. Irerespeto ka lang nila kapag tumapat ka sa level na gusto nila. Paano ang pag-ibig natin? Hindi rin ba yun totoo? Mababaliwala na ba yun? Ngumiti si Amelia bago pinahid ang luha ni Jace. Totoo ang pagmamahal ko sa inyong mag-ama, Jace. Dapat talaga sinunod ko na lang si tiya ko eh, para hindi ako nasasaktan ng ganito. Amelia, are you happy? Tingin mo, ginawa ko iyon para sa sarili ko? Oo, para sa sarili mo, Mommy. Kasi gusto mo perfect. Ganyan ka din naman kay Mika noon, hindi ba? Palaging nauuna ang panguhusga mo. Hindi mo dapat dinedesisyonan ang buhay ko. Ang magulang gumagabay. Napahila mo si Jace. Mahal ko si Amelia. Mahal niya kami ni Joshua. Pero dahil sa'yo, nasira na. Dad, where's Mommy, ya? Pagpasok pa lang ni Joshua, ay hanap na agad nito si Amelia. Ask your Lola. Walang emosyong sagot ni Jace bago sinulya pa ng kanyang ina na nakatahimik na lang. Kahit anong sabihin mo, Mom,
hindi ko pa rin susukuan si Amelia. Hindi na inabot ni Jace si Amelia, kaya naman ang tiya na lamang nito ang tinawagan niya. Kung si Amelia ang ipapakiusap mo sa akin, hindi ko magagawa yun. Hayaan mo muna ang pamangkin ko. Masyado siyang nasaktan. Hayaan mo siyang makauwi dito, Jace. Pinatayan siya nito ng tawag. I want mommy, yeah! Malakas na sigaw ni Joshua habang umiiyak. Mariing na papikit si Jace. Sabi na nga ba niya, at ang unang hindi makakatanggap nito ay ang anak niya. Maupo ka na muna. Inalalayan si Amelia ng kanyang tiya. Kadarating lang niya at sobrang pagod siya sa biyahe, pati sa pag-iyak. Inabutan naman si Amelia ng tubig ng kapatid niya. Sinasabi ko na nga ba't ganito ang mangyayari kapag hindi mo sinunod ang payo ko. Nalulungkot ang kanyang tiya. Minaliit ka lang nila doon ano. Kahit na matagal kong pinagsilbihan ang magulang ni Jace, ay hindi ko mapapatawad ang ina nito sa mga sinabi niya sa'yo. Tiya, naiintindihan ko naman po ang gusto ng ina ni Jace ay ang babaeng mayaman din at elegante. Bakit? Tingin niya oportunista ka. Hindi kita pinalaking ganun, Amelia. Kilalang kilala kita. Bata pa lang kayo ng kapatid mo. Alam ko na lumaki kayong mabuting tao. Lumuluha si Amelia. Sobrang sakit, tiya. Naiiwan ko ang mag-ama. Lalo na si Joshua. Palagay ko umiiyak na si Joshua sa mga oras na to. Parang gusto kong bumalik, tiya. Para akong dinudurog. Niyakap siya ng kanyang tiyahin. Pasasaan ba't magiging maayos din ang lahat? Dahil kung talagang mahal ka ni Jace, ay hindi siya makakapayag na ina niya ang magdedesisyon sa buhay niya. Ipaglalaban ka niya, Amelia. Kung talagang totoo ang pag-ibig niya sa'yo, sana lang din matauhan ang matandang yun. Kinabukasan ay nakapagpahinga na si Amelia. Nabawi na niya ang tulog niya at ang pahinga na kailangan niya. Ngunit ang puso ni Amelia ay hinding-hindi magiging maayos. Almusal ka na, masama ang malipasan ng gutom. Tiya, mamaya na po. Lilibot na po muna ako para malibang. Tsaka dadalawin ko na rin po si Mama at Papa. Bahagya siyang umiti bago inayos ang sarili. Ingat ka, basta kapag may problema tawagan mo ko. Tumango na lamang siya bago lumabas na. Dumaan muna si Amelia sa talipapa. Maliit na palengke nila dito sa baryo. Wala namang pinagbago kahit na isang buwan siya sa Maynila. Hindi siya nagtagal dito dahil dumiretso na siya sa puntod ng kanyang magulang. Dala ang bulaklak na binili niya ay nilapag niya ito bago na upo. Isang puntod lang ang ama't ina ni Amelia. Nakauwi na po ko. Panimula niya. Maayos naman po. Nagawa kong masuportahan si Bunso sa isang buwan kong pagtatrabaho sa Maynila. Napabuntong hininga pa siya. Paniguradong alam niyong nasasaktan ako. Kasalanan ko naman to, kaya wag na po ninyong alalahanin ang pasaway ninyong anak. Panigurado kung nabubuhay pa kayong dalawa ni Papa, baka sinugod na ninyo ang ina ni Jace. Kasi hinding-hindi po ninyo pababayaan na may umapis sa akin. Pinahid ni Amelia ang kanyang luha. Sa pagmamahal po pala, nakakasakit din. Kasi ganun po ang nararamdaman ko ngayon, para akong pinapatay sa sakit. Hindi na kinaya ni Amelia at napahagulhol na siya sa harapan ng puntod ng kanyang magulang. Hindi ko alam kung paano ko po makakayanan nalimutin si Joshua at Jace. Hindi ko na po alam kung anong dapat kong gawin para kahit papaano maghilom itong puso ko. Paano po ako magsisimula ulit? Kasi hindi ko na po talaga alam. Dalawang araw pa lang ang pamamalagi ni Amelia sa bahay nila ay para na itong taon. Ate, hindi ka sasama? Igagala sana kita eh. Agad siyang umiling sa kanyang kapatid. Ikaw na lang, ayos na ako. Lilibangin ko na lang ang sarili ko sa paglilinis. Tsaka nandito naman si Tiya kasama ko. Sige, sure ka? Panigurado pa nito. Oo nga, kaya sige na, enjoy ka. Napailing na lamang ito bago lumabas na. Ngunit ilang segundo pa lang paglabas nito, ay bumalik ulit ito. Ate, may naghahanap sa'yo. May edad na babae at mukhang mayaman. Napakunot ang noo ni Amelia. Sino naman daw? Basta ate, hinahanap ka eh. Lumabas na siya upang alamin. Napaawang ang labi niya dahil ang ina ni Jace ang matandang naghahanap sa kanya. Ma'am, bakit ho nandito ka? Kung iinsultuhin lang ho ninyo ko ulit,
hindi na po ako makakapayag. Amelia, hindi. I'm not here for war. The war is over. Dahil nandito ako para makausap ka. Umalis na ho ko kaya wala na akong koneksyon sa mag-ama. Sinunod ko na po ang gusto mo, ma'am, kaya bakit mo pa? Hindi siya nito pinatapos. Amelia, nandito ako para humingi ng tawad. Alam kong mahirap akong patawarin dahil sa mga salitang nabitawan ko. Pero pinagsisihan at binabawi ko na ang mga yun dahil mali ako, maling-mali ako. Hindi ko dapat pinangunahan ang anak ko at lalong hindi dapat kita hinusgahan. Amelia, hindi mo man ako mapatawad. Sana bumalik ka na sa anak ko. Hinahanap ka na rin ni Joshua. Ilang araw na siyang walang maayos na tulog at kain. Baka magkasakit na si Joshua dahil sa lungkot nung umalis ka. Lumuluha si Amelia. Luluhod pa sana ang ina ni Jace, ngunit pinigilan niya ito. Ma'am, hindi ho ninyo kailangan lumuhod. Hindi naman po nawala sa puso ko ang mag-ama. Mahal na mahal ko po sila. Bakit nandito ka? Galit na tanong ng tiya niya, nakakasulpot lang. Amelia, iniinsulto ka na naman ba nito? Tiya, hindi po. Nandito po siya para humingi ng tawad sa nagawa niya. Mabilis na paliwanag ni Amelia. Pasensya ka na dahil pinag-isipan ko ang pamangkin mo. Baling ng ina ni Jay sa kanyang tiyahin. Inaamin ko na mali ako at binabawi ko ang lahat ng sinabi ko. Napabuntong hininga pa ito habang patuloy ang pag-agos ng luha. Kasama ko ang mag-ama Amelia. Gustong gusto ka na nilang makita at makasama. Kaya sana para sa kanila na lang. Ipapaubaya ko na sa iyong mag-ama dahil alam kong masaya sila sa iyo at maaalagaan mo sila dahil totoo ang pag-ibig mo lalo na sa apo ko. Sana nakita ko agad yun para hindi na humantong sa ganito. Ma'am, tapos na po yun. Ang mahalaga naman po ay malaman ninyo na hindi ako oportunista. Pinapatawad ko na po kayo, ma'am, dahil wala naman pong maidudulot na magandang pagtatanim ng sama ng loob. Mamiya! Nasulyapa ni Amelia si Joshua na tumatakbo patungo sa kanya. Sinalubong naman ito ni Amelia ng yakap. Joshua! Miss na kita, Joshua! Mamiya! Bakit mo ako iniwan? Sabi mo hindi ka mawawala. Umiiyak na rin si Joshua. Mamiya, huwag mo na po kaming iwan ni Daddy. Sabi ni Daddy, magiging totoong mami na raw po kita. Mamiya, nagkatotoo ang hiling ko na sana ikaw na lang ang magustuhan ni Daddy. Tumango na lamang si Amelia dahil wala na siyang masabi. Hindi pakakawala ni Jay si Amelia kahit ano pa ang mangyari. Ito ang pinapangako niya. Hinayaan na lang muna niya itong makapagpahinga ng ilang araw bago gawin ang plano niya. At iyon ay ang puntahan na si Amelia sa probinsya kasama ang anak niyang si Joshua. Ngunit hindi niya inaasahan na susuko din pala ang kanyang ina at ito pa mismo mag-aaya sa kanila. Amelia, nakangiting tawag ni Jace. Luhaan ito habang yakap ang kanyang anak. Jace, tumayo ito at hinarap siya. Akala ko hindi na kita makikita. Luhaan pa rin ito. Walang sino man ang makakapagpahiwalay pa sa atin, Amelia. At ang plano ni Jace ay pakasalan na ito. Hindi na niya makakayanan pa na hindi nila makasama si Amelia. Ayaw na ni Jace na mangulila kaya naman sa harapan ng tiya at kapatid ni Amelia ay lumuhod si Jace. Jace, tumayo ka nga. Ngumiti siya bago inilabas ang singsing. Amelia, hindi ko na kaya mangulila pa. Para akong sinasaksak sa puso ng walang humpay kapag wala ka. Kaya naman sana, tanggapin mo ang pag-ibig ko. Magiging masayang pamilya tayo kasama si Joshua. Amelia. Nakatitig lang si Jay sa mata ni Amelia. Will you marry me? Napasulyap muna si Amelia sa ina ni Jace na nakita niyang nakangiti habang hinihintay din ang sagot niya. Ang tiya naman niya ay hindi rin tutol gaya ng kanyang kapatid. Ayos lang ba kung galing ako sa mahirap na pamilya? Wala akong degree. Wala akong may pagmamalaki pagdating sa kayamanan. Pero ang may pagmamalaki ko ay ang pagmamahal ko sa inyong mag-ama. Mahal kita, Amelia. Hindi natin kailangan tignan ang estado ng isa't isa. Tinatanggap ko ang alok mo, Jace. Oo, pakakasalan kita. Dahil mahal na mahal din kita, Jace.
Agad na sinuot ni Jace ang singsing sa kanya at nagyakap sila. Dahil maayos naman na ang lahat at humingi na ng kapatawaran ang ina ni Jace, ay masaya silang nagsalo-salo sa hapagkainan habang pinag-uusapan ang kasal. Isang buwan lang para sa paghahanda sa kanilang kasal. Ang ina pa nga ni Jace ang nanguna dahil nais talaga nitong makabawi kay Amelia. Tingnan mo nga naman, at sa kasal pa rin talaga ang uwi. Napasulyap si Amelia sa kanyang tiya. Tiya, salamat po kasi nakasuporta pa rin po kayo. Ayaw kong umiiyak ka, Amelia, pero alam mo naman na palagi lang akong nasa tabi ninyong magkapatid. Ngayon, lalagay ka na sa tahimik. Masaya na ako. Paniguradong masaya rin ang magulang mo dahil kahit maaga silang nawala, ay maayos ang kinahinatnan ng buhay mo. Hindi ka naging pariwara, naging masipag at mapursigi kang ate. Kaya naman deserve mo ang lahat ng ito. Ikaw naman, Amelia, sarili mo naman ang unahin mo. Pinipigilan ni Amelia ang umiyak dahil masisira ang make-up niya. Sige na, hinihintay ka na ng groom mo. Inakay siya nito patungo sa entrance. Ang kanyang tiya ang maghahatid sa kanya patungo kay Jace. Kaya naman nagsimula na silang lumakad ng marahan pagbukas ng front door ng simbahan. Nakatitig si Jace sa kanya habang lumuluha. Napasulyap din siya sa magiging biyanan niya at maging ito ay umaagos rin ng luha sa saya. Mahalin at alagaan mo sana ang pamangkin ko, Jace. Bili ng tiyahin niya bago siya nito inabot kay Jace. Pareha silang humarap sa magkakasal sa kanila. Nagtapos ang wedding ceremony sa matamis nilang halik. Hindi na siya yaya ng anak ni Jace dahil simula sa araw na ito, siya na ang pangalawa nitong ina. At pakamamahalin niya si Joshua gaya ng pagmamahal niya sa ama nito.